Hello po everyone! I am your host, Charles Martin, and welcome po sa ating pong episode na Collab! So ngayon po ay nasa episode 4 na po tayo at makakasama po natin ngayong oras na ito ang ating pong bagong guest na si Kuya Xenn Gonzales! Hello, po? Okay naman. Magandang gabi po sa ating lahat. Pasensya na po ako, nagambala ko po yung gabi ninyo. Walang problema. Okay. So, wala na po ba kayong gagawin ngayon? Wala na. So, papahinga na lang, papahinga. Yun. So, ready lang po tayo sa ating pong mga gagawin mamaya for yung sa question and answer about your testimony. So bago muna po tayo mag-proceed po doon, pwede ka pong mag-shout out po sa kung sino man po yung kilala po ninyo. Shout out sa mga kaibigan ko dyan. Shout out sa mga kaklausel ko. Shout out din sa mga cell group ko, sila Jericho, sila Adrian, Alcel, sila Alex, sila Francis, ayan. Marami pa, mga di ko nabanggit yung iba, mga magkampo. Shoutout kay Janelle, Andre, kay Janelle, aking iniirog. Yun! Sana all! Shoutout din kay Kape Kape. Ayan. Shoutout kay Erdance. Your Honor at Evolvinoid. Okay na. Okay, so nakalimutan mo pa yung family mo po. Okay. Ngayon po kuya, simulan po natin yung ating pag-uusapan sa tanong na ito. For the first question, ano po yung buhay niyo po dati bago niyo po makilala si Jesus? Buhay ko dati. Nung pinanganak kasi ko, Kristiyano na sila mami, saka si daddy. Nasa church na sila. Ang una talaga nakakilala sa amin si Inang. Sinang sila. So, nung pinanganak ako, Christian na kami. Umattend na kami sa CBCH. Although, hindi pa CBCH noon. May iba, CBC Yahweh tawag sa CBC Emmanuel. Maliit pa lang ako, baby pa lang ako. Sa church na ako. So, lumaki kong umattend sa church. Alam kay story ng Bible. Alam kay pinako si Jesus sa cross. Namatay siya. Alam ko yun. Madali naman yun. Kasi lahat ng nakapaligid sa akin, Kristiyano naman. Pero, although alam ko yung mga bagay na yun, siyempre may mga maliliit na kasalanan ng sinisingit na Satanas sa buhay natin, di ba? So, nung ako ay grade 5, nung elementary ako, talaga, hindi ako whole town yun lahat ng laro yata nilalaro ko, computer, Jolens, text, may nagsusugal pa, ganun talaga pagka bata ka pa at nabarkada ka sa hindi Kristiyano, napalibot ka sa hindi Kristiyano, syempre ma-adapt mo yung buhay nila. So ayun naman, tapos yun yung buhay ko dati hanggang sa tumagal ng tumagal, lumaki. Ganun pa rin. Naiba lang degree ng mga kasalanan. Dati pagsusuga lang, pangungupit lang para makapag-computer. Ganun. Ganun yung buhay ko dati. Ayun lang. Yung pagsusugal po ba yung kuya ay parang ba yan? Tongits ba yan? O hindi ba? Parang pustahan lang sa laro. Pustahan? Okay. Parang ganun. Lalaro ka pa ng Jolens, tapos... Mayari sa Dota, 5v5. Mayroon pustahan. Ganun. Bale, ilang taong kang nag-computer games, kuya? Bata pa lang. Baka 10,
mga 10 years old lang ako noon. Anong ilang taong ba elementary? Siguro mga kung elementary 10. Oh, tama, mga ganun kuya. Ganun. Sa sobrang kapulit ang noon eh, hindi ako gumagawa ng lahat ng requirements sa school. Kaya ang nangyari, nilipat tuloy ako ng school. Kasi malayo kasi doon ako nag-aaral sa Central eh. Alam mo, Central sa may bayan. Eh taga Abulalas kami. Lumipat na kami sa Abulalas nung mga panahon ngayon. Nilipat tuloy ako sa Hanga. Para mas malapit, para mabantayan ako. Buti yung mga grades mo kuya, hindi naging delikado. Kasi sabi mo kanina, we, yung mga requirements mo din naman nagagawa. Hindi. Eh syempre, hinabol ko nung bakasyon ko, ginawa ko lahat. Sa instead na nakapagpahinga ka ng bakasyon, kaya naglalaro, nag-ahol ka sa ano, diba? Nag-ahol tuloy ako. Ibig na nagpapahinga ako, nagkumagawa ako ng mga requirements. How about nung high school, kuya? Nung high school? Yan ako nag-aaral sa San Pedro. San Pedro. Sa San Pedro ka ba lang nag-aaral? Okay. Okay naman ako nung high school. Mas naging worse ba yung ano mo sa San Pedro? Yung sa hindi school? Na. Medyo okay na ako yan. Kasi natandaan ko yan eh. Alam ko, first year high school ako, grade 7 ako. Di ba kasi grade 7 noon eh? First year high school pa yung tawag. First year high school pa lang yung tawag noon eh. Dahil hindi pa... First year high school ako noon eh. Alam ko, nag-encounter ako noon eh. Sa church. Kaya umukay okay na. Yun. So nag-encounter ka pala nung since high school. So ayan. Pasok na po tayo sa number 2 habang kumakain ka po. okay lang po yan. Number 2, second question. Paano nyo po nakilala si Jesus? Ayan. Diyan na po tayo papasok kasi nasabi mo na po yung word na encounter. Sige po. Okay. Happy ko nga. Bata pala, kilala ko na si Jesus. Pero... although kilala ko siya, hindi ko pa siya tinatanggap. So totoong nakilala ko siya nung ako ay nag-high school. Nauuso na yung cell group. Kasi dati hindi naman G12. Wala naman G12 dati. Nung nagkaroon ng G12, nauuso yung cell group. Nasama tuloy ako sa cell group. Ang unang leader ko nun, si Tong. Si Adrian. Although, si Adrian, pwedeng guest din. Nag-guest na yun sa KM, bro. Try mong invite din mo. Okay. Sana pumayag. tawag dito. Yun, siya leader ko noon. Tagal naman, masipag naman ako. Pero yun mo, taga-Abulalas kami. Tapos cell group namin sa Sukol. Di ba? Bata pa ako noon. Namamasahe ko. Ayun, tapos hanggang tumagal, pinasa ako sa encounter. 2011 yun eh, natandaan ko yung encounter na yun. So, yun, nalaman ko alam ko yung story ah, pero hindi ko alam yung sakripisyo ni Jesus para sa buhay ko. So, yun, nung nag-encounter ako, nalaman ko. At masabi ko namang simula noon eh, unti-unti namang binago yung buhay ko. Hindi na katulad ng dati. So, yun. So, naalala mo pa ba kung kailan mo pa tinanggap si Kristo? Tinanggap ko siya nung September 2, 2011. So, more than, na po pala kami dyan? Isang taon na po pala kami yun sa church. Kasi that time, kuya, 2010 po kami napunta doon sa CBCH. Ilang taon ka na noon? Bali 6 or 7 kuya kung doon nagkakamali. Ganun. Kasi ang una nakakilala po sa pamilya ko, bali si Papa. Tapos sumunod na kami ni Mama. Sino ba nag-invite sa Papa mo? Si Ate Bioli, bali. Yung boss namin. Iyon. Tama. Hindi le, binilang taon ko po noon, kuya, bali.
12 yata ako na 12. Ah, bata ka pa pala. 12, 13? Ewan ba, ano bang taon niyo, ano bang ilad yung first year high school? Siguro mga nasa 12 above po, ganyan. 13, something. Ayun, mga ganun ilad mo. So, nung tinanggap niyo po si Jesus, ano po yung naging experience niyo po matapos niyo po makilala si Lord? Ano po yung feel? Yung feeling po na pinatawad po kayo ni Lord in spite of your sins na ginawa niyo po nung bata pa po kayo? Masaya. Kasi, although hindi naman ganun kung hindi naman ganun katindi mga nagawa ko dati, mga pagkakamali, diba? Compared sa iba talaga. Eh, kasi syempre lumaki ko sa church, so kahit na papano, merong natanim na salita ng Diyos sa puso ko. Pero kahit na ganun, kahit na maliliit na yung kasalanan, kasalanan pa rin naman yun. Nakakatuwa lang kasi kahit na ganun, diba? Feeling ko mahal pa rin ako ng Diyos. Ayan. Kasi binigyan niya ako ng opportunity para mag-serve. Okay. Praise God po sa nakaka-touch naman po yung sinabi niyo na in spite na ginawa niyo po yung mga ganong kasalanan. Noon, pinatawad pa rin po kayo ni Lord at tinawag po for His calling sa inyo. Yes. Naman yung servant niya po, yes. Di ba? Kung ganun. Ano po yung naging challenge po nung matapos niyo po matanggap si Kristo? Kasi pagka naman sinabi natin, tinanggap natin si Lord, hindi naman 100% tayo, yung bago na tayo, parang bago ka na. So, may mga naging challenges po ba kayo in spite na natanggap niyo po si Kristo? Ganun po. Siguro sa time siguro kasi nag-aaral ako kasi maraming may mga assignment, practice, may mga homework ganyan. May mga quiz kailangan mag-review. Kasi meron pa kaming practice sa music ministry. Tumutugtog ka tayo noon eh. Siguro sa ano lang, sa time management. Pero okay naman na manage ko naman yung time ko. Lalo nung nag-college. Lalo nung umirap. Kasi mas mahirap yung college. Pero ala, na-manage ko naman. Actually nga, naging cum laude pa ako. Diba? Amen. Kahit na doon ako sa... Nag-deserve ako at the same time. Ayan. Nga pala kuya, cum laude ka nga pala noon. Sa Diyos ang papuri. Amen, praise God. So, nung tinanggap mo po si Lord, nagkaroon ka po ng challenge na yung time mo po hindi mo po ma-manage kasi may mga re-reviewing ka, papasok ka ng school, tapos tagabulanas ka pa po. Mm. Magsistagro ka sa school, mag-church ka sa Merida Queen. So, siya, yes. Parang, medyo challenging yung kuya, pero sa nasabi mo kanina, butit na manage mo po yung oras mo. Tapos college. Tapos nung college kuya, so syempre, ilang years ka po ba nag-aral sa college kuya? 4 years. Four years. Di ba syempre po pagka sa college, hindi naman kukonti gawain dyan eh. Dahil marami po talagang gagawin sa college. Ngayon po, second year ako. Tama ka dyan. Mas marami po kong ginagawa ngayon. Lalo kung tumambak yung gawain ko ngayon sa school, sa BSU. Sa BSU ka po, ano kuya? BSU, main. Ano ba yung course mo? BS Ed English po. Minor in Mandarin, kuya. Wow. Sa main. Teacher po bali na ano ko eh. Course ko. Pinili ko yung course ko. Maging teacher o sige. Hanggat hindi po ako na nadadala sa mental, wag tayong titigil. kasi kuya, napakadami, makakano ka talaga. Matutuliro ka talaga sa gawain. Pero sabi nga yung time management Kailangan talaga magaling ka mag-manage. Opo.
Tsaka ngayon, tsaka nung gumraduate ka, cum laude. Grabe. Puro uno siguro, no? May mga uno, may mga dos. Never ako nagka-tres. Wow, talino. Never. Sa pagbura. Sa kabila ng mga pag-jo-jolins mo nung elementary, magiging cum laude pa lang isang Kuya Xenn nung 2019. Oh, diba? Diba? Grabe. Napakagaling po talaga ng Lord. Napakahusay yes. Niya. So, yes. Anong process ka na po ngayon sa LC Sol? Dati kasi Pep, Sol yung tawag sa atin eh. Ngayon LC Sol. Graduate ako ng Sol 3. Wow! Graduate ka ba ng Sol 3? Sana. Yes. Opo kasi nasa Solto pa rin po ko. Ano to lang? Kailangan ko na magpasa ng requirements. Sol 3. Kailan ka ba gumraduate ng Sol 3, Kuya? Ayun, hindi ko na matandaan. College din ako nun. Grabe, galing. Sol 3 graduate ka na pala. Kaya pwede ka na mag-ministry kahit ano pong ministry gusto mo po. Pwede. Kasi salty ka na po, say leader na we. Okay. Ngayon po Kuya, ano na po yung for our third question po. And ano po yung buhay nyo po ngayon after nyo po makilala si Lord? Mas naging maayos, mas naging organized. Mas nagkaroon ng purpose. Ayan. Siguro yun ang mas pinakamagandang way or word na nagkaroon ng purpose ang buhay. Lahat naman siguro, pag tinanggap mo yung Panginoon, naka-purpose buhay mo. Like, ngayon, may trabaho ko. Sobrang fortunate na nagkaroon ako ng magandang trabaho. Nasa bahay lang. Gigising ka lang, katrabaho ka na. And okay din naman yung pay. Nabibili ko naman yung mga gusto ko. At syempre, ang mas mahalaga, mas nakakatulong sa pamilya. Ayan. Kasi yun talaga ang goal. Minsan dapat mag-give back tayo sa mga magulang natin. Yun talaga yung atak. Nung di pa ako nagkatrabaho nun naiisip ko na yun. Na, kapag mag-give back ba? Sa family, kay mami tsaka kay daddy. Sa cell group din natin, treat ko na sila. Dati, we, sa ano lang kami. Saan-saan lang. Minsan, mojako lang. Ganun lang. Ay, masarap yung mojako, Kuya. Siyempre, nakakasawa rin pag puro. Yun. Ayun, nakakalabas ka rin. So, masarap sa pakiramdam. Masarap sa pakiramdam. Ayun. Sa parents niyo po, Kuya? Di ba syempre nung elementary, nung high school kayo, naisip ko din na siguro sakit kayo ng ulo ng Tita Roxana Tito Rino. ngayon po, kumusta na po yung relationship niyo ngayon? Nung elementary kasi ko, nasa Japan sila. Okay. Kaya mo ako makulit ako noon. Diba, sino po nag-alaga sa inyo noon? Sila Tita Mel. Sila Inang. Sila Ninang Supreme. Yan. Okay. Ngayon po, okay naman na po. Oo naman, syempre. Okay naman. how about naman po sa kapatid mo po kay Ate Quincy? Ano ba yung tanong? Kumusta po yung ano po ninyo ni Ate Quincy? Kasi di ko alam, baka nung araw okay naman. Dati, madalas kami mag-away. Kasi mag-away. Kasi sama kami nag-away dati. Kahit ano yata, pinag-away namin eh. Paggamit ng banyo, paggamit ng computer, lahat. Ngayon, okay na. Masaya na mga galing. Nice. Ngayon po may asawa na po si Ate Quincy. Yes. Ano po kay ni Kuya Aldin? Okay naman kami. Masaya naman kami. Siyempre ano po kayo, di ba? Tiyak magka-compatible kayo sa lahat ng bagay. Dahil
Magka-cell group kami. Oh, di ba? Tsaka may pagkakasundan po kay Tiyak siguro. Meron naman. May mga naging conflicts ba kayo? Wala. Ala, yun. Maganda talaga yung sa isang ano talaga walang conflict. Kasi mas tumitibay po yung ganung relationship pagka compatible yung ano nyo po sa magulang, sa kapatid, sa mga relatives nyo po. Ganda po kuya yung ano po, mas naging compatible. Nice, maganda po. Okay. So ngayon po, bago muna po pala niya kuya, yung sa cell group niyo po, di ba ano niyo po si Kuya B-Ball po ba, tama? Yes, ang cell leader ko ngayon ay si Kuya B-Ball. Okay, si Kuya B-Ball. So, kumusta po yung cell group niyo po under Kuya B-Ball's network? Okay, maganda. Maganda naman. Kami ay mas masasabi kong mas organized siguro din in terms of mga recording. Okay naman sa mga announcement, sa mga paalala. Okay naman. Masaya so, naman. Nag-physical cell group na po kayo ngayon? Lagi na. Physical. Sa kahit saan po, ano po? Sa church. Sa church. Minsan sa Samji. Again po kuya, sorry po. Na-interrupt po. Ano, okay lang. Ayan, sa church. Minsan sa bahay nila, pastor ay. Minsan sa DRT. DRT? Layo! Oh. Eh, di na. Paano yung binabike nyo po yun? Ano? Hindi. Outing. Yung naka-van kami. Naka-van. Buti pa kayo nakakapag-DRT. Kailan kaya kami makakapag-DRT? Nagbiro ngay leader namin mag-Israel daw kami. Ewan ko lang kung totohanin ng leader ko. Hello po, leader. Ewan ko lang ah, but in Jesus' name, why not, diba? Pagpalay natin. Ayun, so, may hina-handle ka na pong cell group, kuya? Ilan po high school pa lang ako, meron ako cell group. Oh, nice. Ilang members po ngayon, kuya? As of today po, ha, kuya? As of today, siguro mga nasa regular ay 5. Yeah. Regular ay 5. Ganda yun na. Butit na pipreserve mo po yung 5 na yun. Paano niya po na mamanage yung ganong 5 members mo, kuya? Mas marami pa yun. Kaso nag-pandemic eh. Sobrang daming nawala ng pandemic. Understandable yung mga reliable naman. Yung mga reliable leader yung nang nawala ngayon. Eh, siyempre, sabi nga, kung ano yung natira, yun ang mas pahalagaan mo. Amen. Sabi ni Bishop yan, yung remnants. Ayun. Mas okay naman, mas tuloy-tuloy lang yung laban, siyempre. Hindi naman porket may nawala, eh, hindi ka lang magsa-cell group. Diba? Maiano mo po ba kung sino po yung mga cell members mo po? Shoutout mo na rin po sila dito. Para... Ayan, kay Alcel, kay Adrian, kay Jericho, kay Alex, ayan, kay Francis, kay Rich, ayan. Hello sa inyo. Sana ay kapulutan niya ng aral, ano, itong collab namin ni Charles. Ayan. Ano na po yung board niyo po ngayon, kuya? Ano na, sa bahay lang. Bahay. Admin work, yan. Mga admin work, yan. Mga type-type lang. Okay. Bilang panghuli po, kuya, meron po ba kayong any, ano po, statement of motivation para sa ating po mga viewers? Dapat lagi nating cliche na sabihin, kasgas na, pero yun talaga.
ibang tao kasi may maraming pera pero hindi mo alam may maraming problema sa buhay. Kami, hindi naman kami mayaman. Hindi naman din kami mahirap. Hindi naman din kami mayaman. Pero ang laging sinasabi sa akin ni Daddy, dapat unahin mo yung Panginoon. Hindi yung trabaho, hindi yung pera or kung ano man. Kasi susunod lahat eh. May makakilala kami, maraming pera, nakapagpagawa ng bahay, may kotse, pero maraming problema. So, sa lahat ng estudyante, mahalaga yung pag-aaral, pero mas okay habang nag-aaral eh, naghiling ko tayo kay Lord. Sa mga young pro naman na katulad ko, masarap kumita ng pera, totoo lang. Pero mas masarap na kumikita ka ng pera habang naglilingkod ka kay Lord. Ayan. So, yung tights, huwag natin kakalimutan. Yan lang. Yan. Thank you po, Kuya. Dami ko pang natutunan sa inyo no, na lalo tigit yung sinasabi mo pong time management talaga. Yung time management talaga, una, may dalawang ano po yan, ipatutunguhan eh, whether yung time mo po ang kakain sa gawain mo po o kakain ng gawain mo po sa church. Dalawa po kasi. Pero talaga dapat yung oras talaga pahalagahan natin. Kasi sabi nga daw po ang oras, ginto daw yung oras eh. Time is gold daw. Yeah. Hindi naman may babalik yung mga past eh, yung mga nakaraan na. Kaya pahalagahan natin yung mga oras na dumarating sa atin. Kasi pagka nalagpasan natin, paano natin may babalik yun, di po ba? Wala na, di po ba? Kaya dapat, yung ginagawa po nating mga ire, dapat isaisip po natin na makakabuti ba to sa atin? Ganun po ba? Yes. Kung ito ba makakapagpadala sa atin sa future natin, kung ito ba makakabuti para sa pamilya natin. So dapat, yung buhay po natin talaga dinededicate natin kay Lord para maging maayos po, maging organized po, di po ba? Parang ganyan. Yes. Kaya sa mga manunod po diyan, tingnan niyo po yung buhay ni Kuya Xenn. No? Mula pagkabata, marami po siyang mga naging experience, kahit na good or bad. Siyempre, di naman mawawala talaga sa mga bata yung pagiging makulit. Pero, di ba na narinig naman po natin na si Kuya Xenn ay galing po sa Christian pamilya. Pero sa kabila ng mga gano'n na pag na sinasama siya ng mami at daddy niya dahil baby pa lang po siya noon eh, nagagawa pa rin po siya ng pagkakasala. So, ibig sabihin, tayo po mga Kristiyano, kahit na born again po tayo, hindi pa rin po natin maiwasan na tayo ay matukso ng kaaway. Kaya dapat po, mag-ingat po tayo. Dahil sabi nga po ng Bible, mamuhay po tayo ng may katalinuhan at huwag mamuhay ng may kamangmangan o kahangalan, di ba? Kasi pagka namuhay talaga tayo sa kasalanan, ano, magiging useless yung buhay natin. Para lang tayo nagtatapon ng basura. Para tinatapon lang natin yung buhay natin sa mga nabubulok na mga bagay. Kaya lagi po nating tatandaan na yung buhay na ito mahalaga. Tsaka i-dedicate mo po talaga yung buhay mo sa Kanya. Sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Kasi ikaw, baka ikaw yung maging daan para mabago yung community mo. Diba? Tapos dapat yung mga testimony natin. Lahat po tayo yung mga testimony po natin. Dapat maging buhay po tayong patotoo. Kasi sa alip na talagang ano eh, yung buhay natin talagang binabasa ng marami. Kung ano po tayo sa paningin ng iba. Kung talagang nagbago po yung buhay natin at malay natin baka sa pamamagitan po pala ng binagong buhay na binigay sa atin ng Diyos, eh tayo po pala magiging way para mabago din po yung iba. At tulad po ni Kuya Xenn na mga naglalaro ng computer games, na mga nagiging sakit ng ulo ng magulang, eh tularan niyo po si Kuya Xenn na pinili niya pa rin pong maglingkod
sa kabila po ng kanyang pong kabisihan sa buhay. Nagtatrabaho, ngayon, nung tinatamo po niyang success, cum laude po siya nung nakaraang 2019, meron po siyang cell group, maayos yung pamilya niya, maganda po yung relationship. Oh. Ay nga pala, relationship. Yes. Kumusta po kay Ate Janel ngayon? Okay naman. Saya naman. ilang taon na po ba kayo ni Kuya, ni Ate Janel? Nung simula rin 2019. Ah, so 3 years na po kayo ngayon? Hmm. Nagbabalak na po bang magpakasal? Hindi pa. Ah. Hindi pa. Pina-prioritize muna yung pamilya, no? Yes. Darating po tayo dyan. Tulong muna sa magulang. Magulang talaga po yung kailangan nating ano yung ngayon, tulungan. Yes. Para ng buhay ngayon, alam nyo na po. Medyo di tayo, ano, parang hindi naman masasabing kapos, pero maganda pa rin po yung tumutulong tayo sa magulang natin. Yes. Kasi, tatanda rin po yung magulang natin. Ayan, tama. Tatanda rin po yung magulang natin, kaya tayo yes. po mga anak ang magiging breadwinner ngayon. Ganyan. Mm. Ngayon, so, dahil collab po ito at patungkol po ito sa testimony, so syempre po eh, gusto po natin yung mga viewers na makatanggap po sa Panginoon. So, yes. Edi po ba ikaw Kuya Xenn ng umano? Ay, bago muna pala yan. Mm. Bago muna yan. Di ba singer ka po? Diba? Tagal na yun? Di ba meron kang na-release kang ano sa Spotify? Ano po bang title yon? Yung huli po ha, yung huli, yakap mo. Ayan. Yakap mo? Saan nyo po nakugot yung inspiration na yon? Yung pandemic. Ayan. Anong pandemic? Parang, siyempre lahat tayo ay nagkikrave for physical interaction, di ba? So, ayun yun. Pwede ka ba kumanta? Kay chorus na lang, Kuya. Sige na. Ano na. Eh, medyo may amal pa ngayon. Okay lang. Kahit walang, kahit nakapela lang. Kuya, sige na. Para marinig namin na maganda lang. Pakinggan nyo na lang sa Spotify. Ayan. O, sige. Yakap mo by Xenn Gonzales. Ayan. Pakinggan nyo na po sa Spotify. Meron din po kayo sa ano, YouTube Music? Yes, meron. Nasa lahat ng platform. Oh, ayan. So ilalagay na lang po natin dyan sa description po yung yakap mo ni Kuya Xenn. Yeah. Para maramdaman niyo po yung yakap ng alam niyo na kung sino man yung niyakap niya. Yeah. So ayan po. So since pinromote na rin po ni Kuya Xenn yung kanya pong last song na sa yakap mo. Ayan. Ngayon po Kuya, dumako na po tayo sa prayer of acceptance po sa ating Panginoon. Alam nyo po ba yun? Master, ano nyo na po yun? Yung panalangin ng pagtanggap? Sige po. Mag-pray tayo. Sige. Sa mga gustong tumanggap sa Panginoon, sa mga na-challenge ng ating storya, tayo manalangin. Tayo ay bumikit, tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa aming nalaman na dapat po pala ikaw ang aming unahin at ano man po ang aming planuhin sa buhay na rapat lamang po na ikaw ang kasama namin. Kaya naman sa oras na ito, inaamin po namin na kami ay makasalanan at kami po Panginoon na hindi karapat dapat. Ngunit minahal mo po kami kahit kami ay punong-puno ng kasalanan, Lord. Simula sa oras na ito, ikaw ay aming tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. At simula sa araw na ito ay mumuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban. Maraming po salamat sa kaligtasan na iyong regalo sa amin. At tulungan po aming makapamuhay at maging challenge po sa mga nakapaligid sa amin. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po Kuya Xenn sa
pag-accept po ng challenge na ito na maibahagi mo po ang inyong testimony po sa akin at sa ating po mga viewers. So maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood at nakinig ng testimony po ni Kuya Xenn Gonzales. Nawa po ay marami po kayong natutunan sa kanyang pong naging karanasan at kung paano po niya na-manage yung kanyang oras sa paglilingkod sa Diyos, sa pagkakaroon po ng magandang pakikisama sa kanyang pamilya at mga kaibigan at sa ibang mga tao. At lalo yung sa pagtatrabaho, tsaka yung pinaka-the best niya po talagang ginagawa para mabigyan ng glorify yung Panginoon ay yung paglilingkod talaga ng may integrity, ng may honesty. So maraming salamat po muli sa inyo at nawa po ay na-bless po kayo sa buhay ni Kuya Xenn Gonzales. Palakpakan po natin siya. Yan. So maraming salamat po ulit, Kuya, for the opportunity na marinig ko po ang inyo pong testimony. So ngayon po ay... Thank you. Okay, ngayon po ay tapos na po tayo sa ating pong collab session, collab episode number 4. So maraming salamat po at this is Charles Martin at ako po inyo pong host dito po sa collab ng Charles Vlogs. Patuloy po tayong i-bless at ingatan po ng ating Panginoon. Maraming salamat po!